Hindi pero mangyayari yan. Oh. Dapat hindi ka nagtabas. Oh. Dapat sinarili mo na lang. May scoop ako dun, ha? Oh, sa McDonald's, oh. Official ilabangan. Oh, hindi, hindi. Huwag dito. Dito ko sabihin. Nabalitaan ko. Hmm. Hindi ko alam. Iba-iba kasi ng kwento, eh. Ano nangyari sa Boracay niyo? Ha? Huh? What happened in Boracay? Boracay? Stay in Boracay. All right. Back at you. Agising ko lang po, makakamising. Di pa ako nagtututbrush. Ba't makakamoy ka ba nila? Ikaw? Marty ka ba sa bad breath? Di naman. Gusto kong inahaligan yung ano, pagising pa lang. Okay. Bakit? Ano meron? Natakel kasi namin ni KG Canaleta na to. Oh. Saka ni JJ Heldebrand, si Mr. Lamberto. Let's go. So nakapagbigay na kami ng insight. Ikaw naman ang tatanungin namin. About? Si Commissioner Willie, tinanggal niya yung slam dunk competition sa All-Star. Bakit daw? Dahil daw injured yung mga player, mga slam dunker niya. Ganun na ba kukunti yung dunker ng PBA ngayon? Importante ba ang slam dunk? Importante. Sa All-Star? Importante, importante yun. Dahil saka tayo sa NBA, inaabangan natin yan. Hindi, bata pa lang tayo, bro. Yan ang inaabangan ko sa NBA dati, saka sa PBA. Mas exciting yan sa ano, 3-point ano. You think so? Oo. Kasi ito yung spectacular talaga na, alam mo yun, mga between the legs, 360. Mm. Mga Vince Carter na dunk. Jordan pa lang, bro. Sila na nagpa-hype talaga yun sa NBA, di ba? Yeah. One-on-one pa sila ni Dominic Wilkins yung time na yun. Dati, di ba? Kaya sobrang sigurong slam. Hanggang ngayon, pinapanood pa rin natin yung mga highlights sila kahit tapos na yung before sila, kaya, Michael Jordan. Diba? Pero tingin ko sa PBA, importante may slam. Kasi yun ang inaabangan ng mga fans. Eh. Agree ako. Galing tayong PBA, may experience tayo maglaro sa PBA. Hindi naman natin tinadown yung PBA. But ito yung insight lang natin. Saka bro, napakasaya ng All-Star sa PBA. Eh. Real talk, bro. Tayo. Hindi, ako nag-enjoy talaga ako yung lima kong All-Star na yon. Mm. Pare, sobrang thankful ako sa PBA na yun. Sa mga fans na bumoto sa akin that time na parte ako ng NBA All-Star. Diba? Yung unang All-Star ko, naalala ko, ang nag-MVP na yun, si JJ Heldebrand. Talaga? Oo. Sa ano kami nun? Sa Baguio. Si JJ, nakausap ko si KG. Agree din sila sa akin eh. Ikaw, agree ka ba? Sinabi kasi na injured yung mga dunkers sa PBA. Pero may mga natira dyan kahit 2 or 3 si Newsom, si Malonzo. Ayun ako, nasuntok si Malonzo pero gagaling naman agad na suntok. Hindi mo naman kailangan yung mukha mo para lang ito malungkit. Hindi, may scoop ako yung ano, may scoop ako dun, ha? O, sa McDonald's, official ilabangan. Hindi, huwag dito. Dito ko sabihin, nabalitaan ko. Hindi ko alam, iba-iba kasi ng kwento eh. Oh. Nabalitaan ko yung nakasapakan niya, kaibigan din daw niya. Damn. Let's mess up. Just, grabe naman siya. So magkasama sila. Magkasama. Oh, galing to sa ano, ha? Galing to inside ko to sa ano. Sa ibang team to. Sa ibang sa team. Reliable, source ba yan? Eh, yun ang kwentuhan nila dun. Yun ang chismisan nila eh. So Malonzo, pagaling ka, we are rooting for you. And dito kami para sa'yo. Pag gusto mong bumunta sa HU, yes. Come, visit us. Explain mo sarili mo. Oh, may diba? Regalo kami sa'yo. Siyempre, Malonzo, Newsom. Pero kung dalawa lang yan natira, or kung sino man idadagdag nila, kung tatlo, mag-invite ako kagaya sa NBA, nag-invite sa G-League. Yes, so... So, invite ko si Poy Poy, crowd mover. Poy Poy, saka yung mga... CJ Ganya, yung nag-champion sa MPBL. I think matatamaan siguro yung pride na nag-ano sila. But, ano tayo, tulungan tayo. Kumbaga, hingi ka ng tulong sa MPBL, si MPBL hingi ng tulong kay PBA. Dapat sa Pilipinas, nagkakaisa tayo. Yes, sir. Kahit magkakaiba yung liga. Oo. Kasi, at the end of the day, yung mga MPBL players, gusto nila makapunta sa PBA. Do you agree? Agree. PSL players, gusto nila. Ang dami natin tankers sa PSL, ang dami natin tankers sa MPBL. Magaling din eh. Event naman yan eh, pampasaya lang sa mga tao. Yes. Ang importante lang, mapasaya natin yung crowd. Pag tinanggal mo, paano mo mapapasaya yung crowd kung tinanggal mo, di ba? Yun talaga inaabang. Alam mo, di ba, All-Star ka, kunyari, na-name ka ng All-Star, di ba? Mm. Lahat ng na-name ng All-Star na yon South saka North, manonood ng slam dunk. Exactly. Di ba, lalo na yung time ko na si KG, saka si JC Intal. Yun yung magka-rivalry dati talaga eh. Head-to-head yan, bro. Yeah. Yung dalawa na yun ang inaabangan ng mga fans. Si KG, ang sabi niya sa akin, nasaktan daw siya. Sabi ko, bakit? Siyempre, yung
ano sa akin yan, special sa akin yung slam dunk competition sa PBA. Dahil diyan ako nakilala. Diyan daw siya nakilala. Hanggang ngayon, pag PBA Moto Club Tour namin, galing tayo New Zealand, Canada, Dubai, mapunta tayong UK, ang pakakilala sa kanya, slam dunk king ng PBA, five times PBA slam dunk champion, KG Canaleta. So, tinong tinanggal, nasaktan daw siya. So, pasensya na, commissioner, but hindi po kami sang-ayon na tinanggal yung slam dunk. Meron pa suggestion yung JJ Hatterbad. Sabi ni JJ, kung tinanggal mo yung slam dunk, palta mo na mas exciting pa na event. Huwag yung three-point shootout ng mga big man. Dahil yung mga big man naman, tira lang yan eh. Hindi naman yan ganun ka-exciting eh. Ang sabi ni JJ, ipalit mo, one-on-one. One-on-one. King of the court. Terence Romeo versus Kit Jimenez. Ah, oh, ano? Cliff Hodge versus Calvin Abueva. Obo, parang wrestling na yan. Papanood mo hindi? Papanoodin din, siyempre. So, mas papanoodin mo yung kasi sa 3-point shootout. Oh, pwede, baka pwede pa ako mag-guess dyan, pre. Kami din ni Ronald Tubid, do. One-on-one din, oh. Oh, why not? Oh, exciting diba? Yun. Yung mga, sinong mananalo sa so yung mga tao. Puchet, kay Makmang ako. Ay, oh, kay Tubid ako. Tama. So, meron silang abangan. Oh. Diba? Kay Terence Romeo ko or kay Kit Jimenez ako sa daming fans din ni Kit Jimenez, 'di ba? Pero ito lang, may iba tayo. Alam mo na panood ko 'yung mga previews sa All-Star. Alam mo tama nga 'yung NBA. Ito hindi sa PBA ito. Pero 'yun nga, 'yung last All-Star ng NBA. Bro, sobrang baduy na, 'di ba? Sinasabi nila hindi na competitive. Hindi na, wala na. Pero ito rin ha, sa PBA din ganun. PBA din napanood ko yung All-Star nila, sobrang bigayan sila. Nababasa diba? Ko rin 'yan, nakikita ko. Sobrang wala nang competitive. So mga kapwa namin PBA player na nasa All-Star, make sure niyo na competitive yung magiging game dahil yung mga tao ngayon hindi na siya masaya pagka pabanjing-banjing ka lang eh. Dapat tinitreasure niya yan kasi ako guilt din ako doon. In that time na all-star ako, masaya na. Ay, parang I'm happy to be here. Yun. Kasi bakit? Ano ba nangyayari pag all-star? Ha, pag nandun kami. Bigayan. Hindi lang bigayan. Bro, araw-araw kami lumalabas doon. Oh, so pagdating ng game, hindi ka 100%. Pagdating ng game, hindi ka 100%. Pero hindi naman lahat. Bigay pa rin todo in that time na kami. Pero ba't di ka lalabas? Nasa Boracay ka, bro? Sa Boracay yung All-Star. Nandun ka ba nun? Matik. Hindi, yun yung injured ako. Yun sayang. Yung second year alam ko. Alam mo, sayang, di ka nakasama. Dahil? Hindi nakasama ka sa ano. ano nangyari sa Boracay? Ha? What happened in Boracay? Boracay? Stay in Boracay. Yan, yung mga nakakaalam lang yan. Yung mga totoong players. Ito, 1-inch mark. Ganto lang kalapit. Ganto lang kalapit. Minura ka, ganto kalapit yung mukha. Oh. Namoy mo yung breakfast. Ako naman, para sa mga referee, syempre, mahirap din talaga maging referee, bro. Exactly, correct. So, inaano ko naman yung mga... Mahirap. Kasi, tao din lang yan. Oo, kasi instant din. Yan eh. Kung ano yung nakita mo, kaya naisip mo. Mm. Di ba? Alam mo ba yung mga referees, kaya nila kontrolin yung game? Oh naman, sila yung tumatawag ng calls. Diba? Hindi ko naman inaano, pero kaya nilang kontrol yan kung gusto nila. Kung gusto ko nilang inisen, kaya player ka, kaya nila yan. Correct. Kung nangyari, lalo na yung time ko, pagka lalo ko silang inaano, lagi akong tinatawagan ng fouls. Kaya... May feelings din may sila. May feelings. Kaya dun sa mga players, dapat respetuhin din natin yung mga referees. May magandang insight yan. Hindi, totoo. Kasi ako, ano rin ako si referee dati nun, talagang lalo kong inaano, yun, lalo kong tinatawagan ng pubs. Kay coaching mo ba pinapasabi yan? Hindi naman. Doon sa mga... Possible to be, boy coaching. Na out of the playing court si coaching, natalo sila. Siguro kung hindi siya na out of the playing court, baka nanalo sila. Ano ba nangyari din bago na troll si coaching? Most likely, bad call. Bad call. Ngayon, okay. Second technical niya, out of the playing court siya. Hindi kaya out of... frustration lang dahil sa... Lagi naman eh. Lagi naman. Ako, kilala ko si Coach Yeng. After ng basketball, yung referee nakasalubong si Coach Yeng. Mag-a-appear pa yan. Pero ikaw, di ba, tagal mo rin sa PBA. Kamusta yung tawagan sa ano? Siyempre, hindi naman perfect. May magkakamali at magkakamali. Di ba? Diba? Pwede namang para sa'yo yung tawag. Kaya, meron namang against sa'yo. Eh, ang as a basketball player, dapat, next play ka na. Dahil pag dinibdib mo yun, ayun, paano kung maging effect? Maging technical ka, mapapainan ka. Alam mo naman sa PBA, pag isang mistake mo dyan, ipapain ka. Bro, ayun, hindi ko naman kinukompare ng NBA sa PBA. Pero sa NBA, bro, ang dami miss call.
Alam mo yun, kitang-kita na ng mga referee na kahit yung mga taong nanonood, tinamaan sa mukha. Sa NBA. Walang, sa NBA. Oh. Lalo pa kayo sa NBA. Talagang napaka-worse ngayon ng diba? Officiating ng ano, ng tawag sa basketball. Sobrang taas na ng liga ng NBA, nagkakamali pa yung mga ref. So, dapat intindihin din natin yung referee. Yes. Diba? Meron tayong isa pang itatakel ano dahil nandito ka na rin. Yes, sir. Yung Cade Flores, rookie ng Global Port. Oo, pinam. Taga-Australia. Oo. Nag-open siya ng sentiment niya. Uy, nakalaro natin yun, di ba? Oh, sobrang galit siya sa PBA. Hindi siya isinama sa rookie, sophomore, junior. Siya yung best sa average. Kumbaga, ang average niya, last two games niya is 14 points, 14 rebounds. Mm. Ang average niya sa buong ano is 9 points and 8 rebounds. Ang mga nakasali sa rookie, sophomore, junior, ang average ay 1.1 rebound. Diba? Magaling din naman yung 1.1 rebound dahil agile siya. Hindi lang siya talaga nagagamit, hindi siya nabigyan ng chance. Pero ito yung naglalaro. So, may karapatan ba siya magalit para sa'yo? 100% bro. Kung ako yan, talagang, alam mo yun, lalabas yung ano ko na naman. Frustration mo sa basketball na, alam mo yun, ano to? Paano ko gaganahan? Magaling naman na bata, sumagot siya, sabi niya. Dahil sa ginawa niyo, papakita ko sa inyo. Yun. Ako mananalo sa Rookie of the Year. Yun. So, pag nag-Rookie of the Year siya, tapos hindi siya kasali sa Rookie, sophomore, junior. Pero alam mo ba bro, may ganyan. Pagka dito sa Pilipinas, pag sinasabi nila na ako mananalo ng Rookie of the Year, hindi pinapanalo ng media. Si media ba nagde-decide yun? Si media nagde-decide yan bro. Yan yung maling ginawa nitong bata. Yan, yan. Di ba? Oh. Dapat di ka na nagtabas. Dapat sinarili mo na lang. Si Kirby Kirimundo, naalala mo yun? Yung nagalit siya na hindi siya binigay yung ano. Sabi niya, ako ang 2-9 na MVP. Dami na deserving na manalo dapat. Ang point ko dito, yung media talaga dito, napakalakas ng impact sa ano, sa mga players. Sila halos lahat nagde-decide yan. Parang sila na yung boss, gano'n? Bro, hindi ko alam, baka maliit lang yung sweldo nila sa PBA din, di ba? O so, sila yung nagsusulat doon. Diba? Malaki yung say nila sa ano, sa PBA, bro. Alam mo ba yun? Kasi may makakilala rin ako mga media, bro. Talagang ano sila, factor sila sa ano, sa PBA. Malaking factor sila sa PBA. Alright. So, Cade Flores, galingan mo pa. Oo, galingan mo, bro. Patunayan mo na yes. Hindi kayo sinama eh. Pero sinabi mo yan na ikaw mag-rookie of the year. Good luck. Good luck. Hindi pero mangyayari yan. Pero malay mo, dahil tinakil natin, tamaan siya. Pag nanalo yan, sobrang... Thankful ka sa amin. Oh, kasi umabot yung video na to kaya yung media. Pero bro, dahil sinabi niya, mahirapan siya ngayon. James Shop tayo. James Shop? Oo. Oh. Sabi, may nag-interview kay James Shop. Mm. Siyempre, proud tayo na naglalaro pa rin yung yes, ka-member natin sa PBA Modo Club. Sabi kay James Shop, ano, kamusta sa Blackwater? Perfect yung start nyo? 2-0. Mm. 2-0? Alam mo sagot ng James Shop? Ano sabi? Sabi niya, di pa ikaw pwedeng mag-decide kung maganda ang start o hindi. Makikilala lang ang isang team at ang isang player pag pumasok na sa playoffs, finals, at nag-champion. Agree ako dyan sa sinabi ni James kasi alam mo bro, yung si, syempre, si James, yung taon niya na talagang sumigat siya bro, siya yung nagdadala ng, isa siya sa nagdadala ng team sa ano, Pure Foods that time, di ba? Mm. Tapos MVP pa siya. So yung doon ka makikilala bro, sino yung mga nakikilala mo pa sa FedEx dati? Sa iba pa team? Nag-final sila eh. Oo, hindi. Yung dati pa mga players, yung nung hindi pa sila nakapasok sa finals, di ba? Wala. Hanggat di ka makapasok sa playoffs. Yung pumasok sila, lahat yung mga players doon, nawala! Ginawa lang, pinagkukuha ng ibang teams bro, isa-isa yun. Boo, ano nangyari? Di ba? Dahil nasa finals sila, yung sumigat sila pre, pinagkukuha ng mga teams yun. Si Pingris naglabas ng challenge kay Artadi. Salubin. Binibidyo ni Paul Artadi. Mm. In-interview si Pingris. Nasa harapan ni James Shop. Sabi ni Pingris, ito quote and quote, sabi ni Mark Pingris, pasensya na kung may mga galit sa akin. Hindi ko alam kung sino mga galit sa kanya. But sinabi niya, meron akong may mga galit sa akin, I think may mga galit sa akin. Pero dapat itong tao na to, tinuro niya si James Shop, dapat ito sa Pure Foods magre-retire. Ano masasabi mo kay JY? Hindi ba nagre-retire? Hindi, masasabi ko sa'yo, pre. Tol. Congrats. Yon. Hindi, tanong mo si Ting. Bakit ano advice mo kay brother, kay Concial?
Ano? Real talk to ha. Real talk? Oo. Real talk to ha. Walang pakialam kung sino magagalit sa akin. Wala kakailan gusto ko sa'yo. Ay. Dapat, yung mga ganitong tao. Ayun na. Alam ko na. Sa Pure Foods to nagre-retire. Hindi sa ibang teams. I'm sorry. Bakit nga hindi siya napunta pa ng Pure Foods? Ewan ko. Anong issue, Tol? Ha? Anong issue? Walang issue. Hindi, gusto pala kasi maglaro. Gusto niya paglaro. I understand. Mayroon siya tawag na Big 3. Tama? Tama. Sa Big 3, si Pingris, si PJ Simon, saka si James Yap ng Pure Foods. Sino ang Michael Jordan dyan sa tatlo? Sino Michael Jordan? Siyempre, si King James. James Yap, di ba? Yes. So, ang lumalabas ngayon, diniretire mo si Scottie Pippen, niretire mo si Rodman. Rodman, which is si Pingris, saka si PJ Simon. Hindi mo pinaretire si Michael Jordan. Yun yung James Yap. So, agree ako kay Pingris. Dahil sa sinabi niyang yun, tumaas yung ano ko sa kanya, yung respeto lalo sa kanya. I-retire ng Pure Foods si James siya, by hook o by crook. Then dapat talaga i-retire siya. Kasi yung contribution niya. Hindi lang yun, saka yung impact niya sa PBA noon that time, bro. Siya yung talagang icon, alam mo yun? Siya yung mukha ng PBA noong time ko. Tapos Pure Foods yung team niya. Pure Foods yung team niya, saka napaka, bro. Napakatahimik na tao ni James, napakabait. Wala akong makitang yabang sa kanya nung kilala ko siya. Oh. Alam mo yun? Kahit nung kasama ko siya, bro, na wala akong nakitang... Si James Yap, si James Yap ang pinakamabait, pinakahumble, pinakakuripot. Totoo yan. Alam kuripot yan, kuripot yan. Alam niya naman eh, tanggap niya lagi na, sabi ko, pagkakain kami sa restaurant, 5 piso na nga lang, kukunin mo ba? Hindi mo na ipantin. At least binabalo niya yung pera, bro. Exactly. Diba? Kaya, hindi, maganda naman yung character na ganyan, na tama. Kuripot ka, dahil meron kang paglalagyan ng mas importante. Sino mas kuripot? Si Jerwin Gako o si James Shop? Gako. Gako ha. Hindi, kasi si James Yap, meron siyang budget. Si Gako, hindi siya ganun ka-budgeted. Yes. Kaya maintindihan pero mo si Gako. Pero may ugali ako, bro. Kunwari, sa 5 tayo magkakasama, ikaw yung pinakamayaman, hindi ako maglalabas ng pera, bro. Pero sa 5, ako yung pinakamaraming pera, ako magbabayad. Ganun naman dapat. Diba? Ganun naman lagi, di ba? Pero nung time namin sa Pure Foods, si James yung pinaka-highest paid. Oo. Tingnan mo na lang, ayan, lumabas yung highest paid. Siya ang pinakamalaki ang sweldo. Sobra. Tapos, siya yung pinaka nag-MVP twice sa Pure Foods. Tama? Tama. Tapos hindi mo nga i-retire. That's messed up. Yeah. Again, opinion po namin to. Suggestion namin. Wala po kaming bad vibes kahit kanino. Yes. Love ko po ang Pure Foods organization. Love ko lahat yan kasi dyan ako galing. From San Miguel, Pure Foods, Sinebra, napuntahan ko lahat yan. Tigto 2 years ako dyan. Pero ikaw, may tanong naman ako sa'yo. Oh. Dapat ba ako retire ng Token Text? Absolutely. Dahil naging pace ka rin ng Token Text eh. Dumating din sa point ng career mo, ikaw ang pace ng Token Text. Ayun nga. Diba? But, siyempre, hindi natin... Alam mo, parehas kami na nangyari kay Troy, ha? Kaya ayaw niya nang bumalik dun sa team niya dati. Yung after nila mag-champion, na-trade din siya. It happens naman talaga sa masakit, sports natin. Yan na naman yung trades, eh, no? Masakit talaga. Pero kay James Shop, nananawagan niya po sa Pure Foods na sana po i-retiro po natin ang ating pambansang million moves. Yung hindi. Big Game James, King James. Oo, sakit. Dakot na dakot niya yung bola. Kung ano-ano na ipinangalan nyo. Tapos hindi nyo i-retire? Hindi, siguro naman feeling ko i-retire nila yan, bro. Sa lahat po ng PBA organization and Pure Foods organization, San Miguel Corporation. Yes, sir. Pag ni-retire nyo po, pupunta po ako, me. Dapat ang game ay Manila Classico. Pupunta po ang buong PBA Moto Club. Full support. Kasi member po namin yan. Pioneer member namin si James Yap. Kaya pupuntahan po namin yan by hook or by crook. So, sana po i-retire nyo. Nananawagan po kami. Again, mga amazing, thank you for your time. And Mac, thank you so much. Thank you, bro. Always, bro. Nahanap nila si ano? Oo nga. May kagiwa. Hala, tara. Punta natin yan. Punta naan sa bahay nila. Ang pogi mo dyan, Rico. Si bagay sa'yo. May buhok eh. May buhok. Si Mark Agiwa po, malapit na po pumunta. Nakarelax lang kasi siya. Alam mo, ayaw niya pa magpakita sa TV. Alam mo, pag pumunta dito si Agiwa, maraming kwentuhan kami ni Agiwa. Yan ang magandang video. Kasi nagkasama kami sa Amerika niyan, bro. Stay amazing.
At may Bible study pa. Yes. Mac Cardona Official, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa YouTube channel. Yes, po. Mga ka-amazing, please subscribe po kayo kay Mac Cardona Official. Marami po kayong matututunan na inspiration. minsan kalokohan. Pero most funny moments. Dami, lahat kumpleto. Pero karamihan doon, real talk talaga. Yan. Alam, yung nangyari, yung experience ko sa buhay, gusto ko i-share sa mga tao. Na makukuha lang din nilang aral. Oh, wag yung kasi real life story. Oo, oh, yun. In-experience ko kasi, paulit-ulit na lang tayo. Kung gusto nyo ma-anticipate yung baka mangyari sa inyo masama, gumawa kayo na mabuti at sumunod kayo sa magagandang payo ng mga kaibigan nyo. Kung humingi kayo ng payo sa kaibigan nyo na maganda, sundin nyo, wag nyo kukontrain. Kasi pag kinontra nyo yun, bakit ka pumingi ng payo, di ba? Ako, humingi ako sa inyo ng payo na magpakabait ka na. Di ba yung sinunod ko? So, yun lang. Naman. Good circle of friends. Yes, tama ka dyan. Alright. Stay amazing. Stay amazing. And share nyo rin po. Subscribe, share, and... Likes. Likes. Tulungan nyo po kaming lumaki. Oo. Para maging 1 million na kayo, tayo. Pabutin po natin yung 100,000 si Mac para ganahan pa siya lalo. Yun. Right? Ngayon, medyo nakawala yung drive ko eh. Medyo parang... Kailangan natin tulungan si Mac Macardona dahil... Hoy! Tulungan naman tayo dun sa mundo. Tulungan muna. Alright? So, stay amazing! Stay amazing! Buksan ang iyong GameX Sports app. I-log in ang iyong account. Magpunta sa menu bar at pindutin ang Lucky 4. Maaari mong tignan ang game schedule. Pwede pumili ng match na gusto mo. Ilagay ang iyong Lucky 4 digits. Kung hindi makapag-decide sa itatayang numero, maaari mong pindutin ang Lucky Pick icon. Pindutin ang Proceed. Ang 20 pesos mo ay maaaring manalo ng 10,000 pesos pataas. Maghintay para sa huling resulta ng laro.